Alam nyo guys, nabigla kami nung biglang dumating ang Hyundai Kasten. As in, nye, ba't nandiyan ka? Ano ito? Kasi akala namin Stargazer X lang. Pero it bridges the gap between the Stargazer and Stargazer X, pati yung Staria. So kung hindi ka sold sa Stargazer at namamahalan ka sa Staria, tingnan nyo itong Hyundai Kasten Premium. So sabay-sabay natin tingnan ito at ma-amaze. So tara, i-review na natin to. Like and subscribe to our YouTube channel, click the bell icon para lagi kayong makauna sa mga latest videos ng Philcoche. Kotse ba? Philcoche na! Usapang presyo tayo mga kapatid. The Hyundai Kasten Premium top of the line is priced at 2,080,000 pesos. Mas mahal ng konti sa top of the line na Toyota Innova and Toyota Zinix, pero mas mura ito sa Kia Carnival. So tingnan natin kung sulit nga ba itong sasakyan na ito. Sabi ng Hyundai, MPV raw to, pero dahil may sliding doors, technically it's a minivan. Pero kahit ano pa man din ito, binibigyan kayo ng Hyundai ng alternative sa highly saturated family car market. Sa harap, gustong-gusto ko yung black grille niya kasi hindi siya sobrang futuristic tulad ng Tucson tsaka Creta. Meron siyang chrome trimmings na saktong ano lang, slight na chrome trimmings na saktong palamuti lang. And then, all LED yung lighting system niya. Okay, tingnan natin yung makina. Sa makina, it has 1.5 turbo engine that runs on 170 horsepower and 253 Nm of torque paired to an 8-speed automatic. Magandang takbo nito sa city, umabot kami ng 9 km per liter. Pero sa highway naman, 16.4 km per liter. So, above average siya. Tingnan natin sa gilid. Sa gilid, it's as sharp as any Hyundai vehicle in the market right now. Ang pogi nitong 18-inch dual-tone alloy wheels, power folding side mirrors, heated rin ito. Ang pogi ng character lights niya. Tapos meron tayong chrome trims dito sa window pane na umaabot hanggang sa C-pillar. At syempre, yung door handle natin, meron din chrome trimmings pero may diamond pattern siya na maparehas dito sa cladding natin dito. Ayan o, diamond. Ganda. Dito tayo sa likod. Ang gusto ko rito is, it's not too risky and not too vanilla. Simulan natin, meron tayong shark fin antenna, roof spoiler, tapos meron tayong third brake lights, and merong kakaibang C-shape na tail light na nagko-connect sa light bar natin dito. Ayan o. Oh. And then meron tayong mga dimples dito, magkabila. Okay? Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang powered tailgate. Oh. Powered tailgate. Hindi pa naka-flat yung upuan sa third row, pero may space na tayo panglagay ng dalawang maliit na maleta. Tapos meron kayong lagayan dito ng mga tools. Ayan o. Kung anik-anik. Tupi natin yung likod, ha? Ah. 60-40, flat siya. Kita nyo, luwag. Oh. Maluwag. Okay? Pasok na tayo sa loob. Dito sa third row, ang unang mapapansin mo is meron tayong aircon controls, may aircon vents, tapos yung sunroof umaabot dito. So kung gusto kong maarawan, pwedeng-pwede. May mga cup holders tayo. And ang upuan dito, may headrest na tatlo. So intended ito for three occupants. For a guy like me na average built, 5'6 ang height, eh maluwag ang spasyo rito. Okay. Ayan. Oh, sa second row naman tayo. Dito sa second row, tayo ay naka-captain seats or kung tawagin nila, premium relaxation seats. Meron tayong memory function para isang pindot lang, chillax na. Ayan, oh. Heated and ventilated ito, ha. Oh, kita niya. So, maganda rin ng ano, magandang buhay mo rito kasi meron kang privacy shade or foldable tables, pag magtatrabaho ka. Meron ka mga lagayan dito ng mga kung ano-ano.
meron tayong wireless charger, cup holder, and chargers, USB port. Tapos, nakokontrol mo yung aircon vents kung yung power niya. Ito pa, katuwaan lang. Pag nainis ka dun sa nasa harapan, kukontrolin mo yung seats niya, ganyan. No? Akasarin mo pwede rin. So, ayan. Okay? Oh, chillax natin yung pako. Ayan. Makikita nyo na, high-tech. Ang ganda rin ng feel dito sa loob. Luxurious talaga kasi, kita mo naman, leather seats, tapos light gray, pa-white na nga eh. Ang linis tingnan. Dito sa harapan, continuous pa rin yung light gray na theme sa loob, pati yung leather seats, kumpleto. Tapos ang daming piano, black trims, pero babalikan natin yan. Dahil papakita ko muna sa inyo na separate yung sunroof ko dito. Siyempre, di naman lahat ng driver gusto maarawan. Okay? Yung mga nasa likod gusto na maarawan, okay lang. Tayo, pwede mong sarado yan. Kaya kasi, nakasilaw eh. Ang hirap mag-drive. Bago yung steering wheel natin, minimal yung design niya, pero mukhang kumpleto sa Ricados ito. Ang dashboard natin, malaki. Digital gauge cluster, simpleng-simple, madaling maintindihan. At meron tayong aircon vents na dedicated dito sa driver. Oh. Ayan, makokontrol mo kung gaano kalamig mo gusto. Pati yung katabi mo. Ayan. Naalala niyo yung door handle natin na may diamond pattern. Ganun din ang design dito sa may aircon vents natin. Ayan o. Oh. Consistent siya. Sana all consistent. So. Meron tayong unique dashboard design kasi bukod sa leather upholstery rito, eh dinagdagan pa siya ng wood veneers. Pag-usapan natin tong infotainment system na portrait size na malaki. May 360 camera siya. Tapos, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto na hindi wireless. Andito rin yung aircon control natin na touchscreen. Tapos, meron din dito sa labas. Kaya lang, disadvantage ito kasi pag nagda-drive ka, kailangan titingin-tingin ka pa, hinto ka ng konti. Mas maganda sana kung may tactile buttons tayo. Yun. Meron tayong wireless charger, USB port, meron tayong cup holders and kailangan masanay ka kasi wala tong cambio. Meron tayong button gear selector na parang sa Honda CR-V. May cup holders tayo, andito yung electronic parking brake and auto brake hold. Tapos meron tayong drive modes dito. Kaya siguro ginawang piano black kasi wala kang dahilan para kumambyo-kambyo ng ganyan. Pindot-pindot ka na lang. Sabi ko sa inyo, iba talaga pag may nagaganon. Meron tayong console box dito. So, na pwede ka maglagay ng mga cards mo rito, ng mga papeles para hindi mawala. Papakita ko sa inyo yung glove box natin ha. O, ayan. Meron ka rin lagayan rito. The usual. Ayan. Tapos, dito sa ilalim, merong USB port and 12-volt socket. Saka may lagayan rin dito. Ginagawa yan ng mga bagong sasakyan kasi marami kasi tayong gamit na ano eh. Minsan burara yung mga ibang driver. Saka bukod sa clutter, free. Eh, iniiwasan yung laging nasa telepono. Ayan, lagay mo dyan. O, ano, drive na tayo. Tito Cesar. The Hyundai Custin comes with the Hyundai Smart Sense package that includes cruise control, manual speed limit assist, forward collision avoidance assist, lane keeping assist, blind spot collision avoidance assist, safe exit assist, driver attention warning, high beam assist, and lane following assist. We're now driving the Hyundai Custin Premium. Este, si Cesar pala nagda-drive, no? Ako eh, passenger seat. Kuya Cesar, kumusta ka dyan? Hi! Ako si Cesar pala, as mentioned. I've been driving the Hyundai Custin for 5 days now. And ang pinakaunang na-notice ko about the Custin is, despite its size, na kasi medyo minivan levels na siya, it handles like a smaller car. Hindi naman hatchback levels of Lixie, eh, pero hindi siya mahirap dalhin. Another thing, kahit medyo unusual for us, yung mga medyo gurang na sa driving, medyo unusual yung gear selector interface niya, kasi button type eh. Hyundai did an amazing job in making it almost unnoticeable. Unnoticeable kasi very smooth ang operation niya eh. And it took me a short time lang to get used to it. And of course, suspension, ito may humps. Tingnan natin. Ayan. Oh. Medyo on the softer side ang Hyundai Custin, but
it doesn't bounce, it doesn't bottom out easily. So medyo may balance pa rin, oh. Utility kasi expected naman ang vehicle to load up to 7 people, di ba? Mm. Right now, we are carrying 4 people and okay lang yung responsiveness ng accelerator. But most of the time, I've been driving this alone and ganun pa rin, very responsive yung accelerator. But on the higher end of the power spectrum, I found out na medyo reliant siya sa turbocharger niya. Lalo na sa high RPMs. But that's to be expected kasi medyo may size siya. Saka 1.5 liter lang kasi ang engine. Amazingly, matipid siya sa highway. As mentioned before, 16.4 kilometers per liter. That's great. And it makes the Custine a very good candidate for both a daily and yung parang pang weekend chariot. Yung pang out of town. Pampasyalan. Yes. Oh, ang the only gripe oh. I have sa Custine, yung na-mention ni Sir Stan kanina, yung control scheme ng aircon is dependent on the touchscreen. Mm. Oh, kailangan mo pang kapakapahin eh. Oh. So you have to take your ass off the road for a short time. Tsaka medyo iffy talaga yun, di ba? Mm. How about... Hindi ko pa sanay sa kapaan, kaya ganun. Alam mo, napansin ko, Kuya Cesar, no? Yung body roll niya minimal kasi yung ground clearance niya 173 millimeters lang. Yes. Yun, medyo mababa ng konti. Medyo mababa ng konti, mm-hmm. But so far, yung mga humps sa village, yung mga humps dito sa location natin, hindi naman siya affected by it. Okay lang, kaya lang. But ang ride height niya itself low rin as typical of like kagaya ng Carnival ganyan. Mm. Very low siya, so medyo stable yung ride. Okay. Kuya Cesar, yes. Ito napansin ko ah, ang tahimik dito sa ano ah, sa loob ah. Yun so, din ah, sab- thank you Sir Stan, na-remind mo ako. Oh. Ang NVH niya very excellent, no. Para diba? Para ka na sa loob ng ano enclosed talaga na space. Mm. Siguro sa highway lang yung gulong, yung kung naka 90 kilometers per hour ka na. Saka mo lang maririnig. Oh, pero di naman bothersome eh. Usually, pag nasa highway ka, nakabukas ang radyo or may kausap ka. Yes. Oh, di ba? So, yun. Alam mo, sobrang relax ako dito sa likod, lalo na naka-premium relaxation seats ako. Pero, eto, papakita ko rin lang, ha, Kuya Cesar. Ha. Pag may mga bata kayong kasama, tapos gusto nyong pumunta sa third row, napakadali. Tingin mo, ha, ganito ang gagawin ko. Ha. Oh, lilipat lang ako. Nasa third row na ako. Tapos, malambot din dito. Relax na relax ka rin kahit na nasa gitna ka. Di ba usually, pag tatluhan yung nasa gitna, medyo kawawa. Dito, hindi. Pero, ganda rin eh. Pero ang layo lang natin, ano, kung we want to have a conversation, tapos, oh. Maririnig mo ba? Okay pa? Maririnig pa. Oo, malinaw. O, Kuya Cesar, diretso muna to sa Tagaytay. Nandito na rin lang tayo. Tara. Oo, oh, tara. Parang, di ba gusto mo kumain ng bulalo? Yes. Sasamahan kita. Pwede mo itapat to sa ibang sasakyan in terms of size, amenities, and function. Actually, ang pinaka-weakness lang talaga nito ay ang presyo. Dahil sa halagang 2,080,000 pesos, susugal ka ba talaga dito sa Hyundai Custine? Sabi nila, underpowered daw, pero hindi naman namin naramdaman yun eh. Kaya dapat i-test drive yun na. Hindi ka lugi rito dahil alam nyo kung bakit. Bibigyan ko kayo ng limang dahilan. Unang-una, it has enough space for all occupants. Pangalawa, ang ganda ng tech amenities. Pangatlo, tinadtad ng advanced safety features. Pangapat, matipid sa gas. At panglima, ang daling i-drive. Yung pang-anim, alam nyo na yun ha, kung nanonood kayo sa akin. Kaya kung nag-iisip kayo, dito sa Hyundai Custine, i-test drive nyo na. So ayan. I'm your host, Stanley Chi, ang yung senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa mga social media accounts ko. Kompleto ko yan. Instagram, TikTok, Facebook, may sarili ako YouTube channel, youtube.com/Stanley Chi. Tsaka yung Suplado Motors, alam nyo na gagawin doon. Makinig rin kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube,
Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Fail kotse na!